Welcome back to our channel. So today ay i-share ko naman sa inyo kung paano alagaan ang ating mga kalateas. So syempre, bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please subscribe at huwag kakalimutan na i-hit ang bell button sa baba para lagi po kayong updated sa aming new videos. Kalatea guys is also known as prayer plant. Bakit nga ba prayer plant? So, ang time natin ngayon, guys, ay 5:10 in the afternoon. At ipapakita ko sa inyo kung bakit sila tinawag na prayer plant. So, yung mostly kasi, or lahat ng kalateas, pag afternoon na, o yung papadilim na, yung dahon nila tumitiklop na ganyan. Or tumataas like this. Yan. Katulad dito, guys. Yung ating TriStar, ayan. Kanina, naka-open wide naman siya. Nakaganon siya. O ngayon, nakatiklop na siya papataas. Ito pa, si Shine Star. Ayan. Nakompress na yung dahon niya. Yung iba, hindi pa. Pero mamaya, ganyan din sila. So, pagdating ng morning, babalik din naman sila sa dati nilang anyo. So, Kalatea, guys, isa talaga ito sa mga collections namin ng aking jowawers. Kasi, mahilig talaga kami ni Jowa ko sa sa mga ornamentals or sa mga plants na dahon pa lang talagang pack na. Yung pag tinignan mo yung dahon pa lang, para na siyang may bulaklak, dahon pa lang, talagang mapapawaw ka talaga sa ganda. So pag tinignan kasi natin guys yung Kalatea, lalo na yung mga Thailand varieties, napapansin ko kaagad talaga sa kanila is yung pattern nila tsaka yung color ng leaves. So ngayon guys, hindi ako sure kung ilan na talaga yung varieties ng Kalatea, pero kung hindi ako nagkakamali, last research ko nasa 300 plus varieties na yata meron ang mga Kalateas. So dito sa aming garden, dahil one of my collections nga din, one of our collections nga ang Kalatea, parang nasa 37 or 35 varieties na meron kami. So, eto ngayon, sa nasa harap na natin ngayon, ilan lang sila sa mga varieties ng Kalatea na meron kami. Ayan, si Makoyana, si Yellow Fusion, si TriStar, si Doty, Silver Plate, Shine Star, Bika Jukes, Zebra. So, ilan lang ito, guys, sa mga Kalatea varieties namin dito sa aming garden. Isa sa dapat natin i-consider, guys, sa pag-aalaga ng Kalateas ay yung soil mixture. Dapat ang gagamitin nating soil mixture is yung well-drained potting soil. So, ano ba yung gamit naming soil mix dito sa aming mga Kalateas? Ang ginagamit ko, guys, is yung garden soil. Inahaluan ko siya ng rice hull, ng konting kokopit, at yung poop ng baka. Yun ang ginagamit namin na pot mix. So, number two na dapat natin i-consider is yung watering. Yung paano ba magdilig. So, guys, sa ang mga Kalatea, ayaw nila ng araw-araw na dilig o yung lagi silang basa. Kaya nga dapat well-drained potting soil yung gamit natin sa kanila. So ako, bago ako magdilig guys, nag-finger test muna ako. So kailangan mga yung unang guhit ng finger ko, pag nilubog ko dito sa soil niya at naramdaman kong dry na, yun pa lang yung time na magdidilig pa lang ako. Sa light requirement naman guys, ang gusto ni Kalatea is medium hanggang low light. So bakit? Bakit ko nasabi guys? Ito si Yellow Fusion. Nailagay ko siya sa direct sun. O yung nainitan siya ng hindi naman maghapon pero medyo mataas na yung araw na pinaglagyan ko sa kanya. Ayan yung nangyari sa kanya guys. So, medyo may kaartehan siya when it comes to sunlight. Ito din. Yeah. Ganon din yung nangyari sa kanya. Medyo naiwanan ko din siya. Pinaulanan ko siya ng gabi. Then, morning, umaraw na, ayan, nasunog din yung dahon niya. Pero ngayon, bumabalik na rin naman yung
ganda. Kaya lang hindi ko kinat para syempre ma-share ko din sa inyo. Last guys is yung humidity. Humidity guys, gustong gusto ni Kalatea ng high humidity places. Yung iba nga, gumagamit pa sila ng mga air humidifier para sa kanilang mga Kalatea collections. Pero syempre sa ating mga Walay Bujay. So ayan, gagawa na lang din tayo ng ibang paraan para mabigay natin yung humidity na gusto ni Kalatea. Ang ginagawa ko guys sa aking mga Kalatea is misting every morning. O kahit pag time na nakikita nyo medyo dry na yung mga leaves nila, magmi-mist lang kayo. Kaya nito. Yung medyo dapat pa-shower o yung pa-wide yung pusit-sip ng tubig. Yan, yan, yan. Gustong-gusto nila yan. Pero guys, hindi applicable na mag-mist kayo ng afternoon o yung paggabi na. Kasi di ba nga prayer plants sila, tumitiklop yung mga dahon nilang ganyan. Hindi na madadry yung water na iminist nyo sa kanila. Yun lang guys, sana may natutunan kayo at sana makatulong sa inyo yung ating konting tips sa kung paano alagaan ang ating mga Kalateas. So ayan, palike and share na rin po ng ating video at kung meron ka pang ibang ways o paraan ng pag-aalaga ng iyong Kalatea, pakilagay na rin po sa comment section para mabasa ko at mabasa na rin po ng iba nating viewers at para makatulong na rin po sa kanila. Next video guys, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-propagate ng Kalatea. So ilan sa aming mga lush Kalateas kagaya nito at dito ay ipapakita namin sa inyo kung paano ko sila kakatayin. Thank you for watching guys! Bye!